We are in the series of parables, mga kapatid. You know, parables sa Tagalog, parabola. You know, ito yung mga kwentong matalinghaga sa Tagalog na kung saan may mga aral ito, mga lessons that we can learn. And the parables are those stories that the Lord Jesus Christ used, especially in the first instance of His ministry, you know. And these are so important for us to know what are these parables. And dear Sister Sorina had started it with the parable of the sower. And that is one of the most important parable that the Lord Jesus Christ had started. But first of all, why parable? You know, ano ba ang parable? Parables are short allegorical story designed to illustrate or teach some truth, religious principle or moral lesson. And by the way, the title of our message for today. Sa preaching? Nakalagay din sa preaching? Hindi. Ayan. Jesus, our most precious treasure, our pearl of great price, you know? And you can see the parable there is the hidden treasure and the pearl of great price. Both the same, having the same message, so to speak, you know. It has been said that parable is an earthly story with heavenly meaning. The Lord Jesus Christ frequently used parables as a means of illustrating profound and divine truths. Stories such as this easily remembered. And parables required more explanation. Kaya nga, hindi lahat ng tao talaga nakakaintindi ng mga parabola ng Panginoon. You know, and I will really show you bakit tinuro ng Panginoon ng parabola. At hindi sa lahat ng tao na ibinigay niya ang meaning nito. You know, and He began teaching the parables to His disciples. Although He had pronounced the parables to so many believers and followers, but yet the meaning of it was only given to exclusive disciples. You know, in Matthew 13, 10 to 17, you will see it. Let's bring it on. Matthew 13:10 first. Right. See. And the disciples came to and said to Him, "Why do you speak to them in parables?" You know, ang scenario po nito ay ganito. Ang Lord Jesus Christ ay sa marami kasing sumusunod sa Kanya. In fact, I should say by the thousands, maybe at least 3,000 people are following Him wherever He goes. And then He went to a boat, then to umupo siya dun sa pinakatuktok ng boat. Normally ganun, para medyo elevated siya. Tapos yung mga tao nakikinig sa baba nung bangka, you know? And you can imagine yung elevation ng bangka, kasi yung mga bangka noon malalaki, matataas. No? So, ganon. Then He will teach the parables to the people. Pagkatapos nito, ito yung sinabi ng disciples. And the disciples came to us and said to Him, "Why do you speak to them in parables?" You know? Ngayon, bakit nga ba? Nagtataka si ang kanyang mga disipulo, bakit in parables, hindi in direct teaching? No? And He answered them. Matthew 13:11. Then He answered and said to them, "Because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but not to them it's not been given." Here you can see clearly na yung meaning ng parables ay hindi intention ng Lord ibigay sa lahat ng tao. Only to the disciples. Maybe magtataka kayo, bakit ganun? But let me just remind you, God knows the heart of man. No? And this is a very clear evidence, mga kapatid. Let's look 16:15. A very clear evidence na hindi lahat ng tao, although
kasama ng Panginoon ay totoong nananampalataya sa Kanya. You know? Just imagine, more than 3,000 people are gathered there listening to Him, but yet He has only given the meaning of the parables to a few disciples, exclusively to the 12. Although one is still, you know, not a real disciple himself, Judas. And He said to them, "You are those who justify yourself before men, but God knows your heart." You know? "For what is highly esteemed among men is an abomination in the sight of God." Let me tell you that most of the people around those time, kasi they are the people that the Lord Jesus Christ fed. When He fed the 5,000, these are same people who are listening to Him. You know, just imagine, naging 5,000 na nung fined niya. Padami ng padami. And the Bible reveals the truth about what are the intentions of those people. Alam niyo bang sabi ng Bible ay halos lahat ng taong nandun. Kaya lang sumasama ay for one reason. Sa pagkain. Yes. You know? Kasi na-feel sila. Just imagine, ha? Sa gitna ng hindi ko alam, sabihin ko ng wilderness, you know? Wala man lang kano-ano, but they were fed. That's why hindi na nila tinantanan ang Panginoon kahit saan ito magpunta. You know? And this is one reason, mga kapatid, na I always say, God knows the heart of man. And this is the very reason why among those thousands of followers and you know, I should say believers, but yet, the Lord only chose 12. Isang indication ulit na gusto kong sabihin sa inyo na hindi porket napakaraming Kristiyano, eh lahat ng Kristiyanong ito ay mga totoong nananampalataya sa Lord. No. And as we go on, I really hope and pray na makita natin ano ba yung quality na tiningnan ng Lord. Bakit 12 lang ang kanyang pinili among, you know, the thousands? And believe me, if you will read, again, I encourage you to read the Bible itself. You know, if you cannot start it from the Genesis, which I recommend start it from the Genesis, start it with the New Testament, John, forward. And you will see and you will know the stories about how rich the Word of the Lord in truth. You know, sabi nga eh, napaka yaman ito sa mga katotohanan na siyang gagabay sa atin. You know, the meaning of the parable was hidden to others but was given only to the disciples. God knows and sees the heart. He certainly knew who is serious and willing to seek His truth. Kahit tayo, hindi natin madadaya ang Lord eh. Narito tayo probably, pero... Oo. Maybe yung mind mo nasa iba, yung heart mo nasa iba. You know? Maybe hindi ka focus sa pakikinig ngayon. And believe me, God knows it. We can hide it from each other, but we cannot hide it from God. God certainly knew among us, truly believes and accepts His words as true. I personally believe that one of the very reasons why only a few were chosen to be disciples is because they are the only people during those times, that particular time in the history that the Lord Jesus Christ found to be truly believing in their hearts about Him. Only 12. Just imagine. They are those ones that has the true faith in the Lord's word, the parables and teachings that He had told them. Now, sabi ko, they're the one who was the true faith. No? Bakit true faith? Ano bang true faith? James 2:18-20 says, "But someone will say, 'You have faith and I have works. Show me your faith without your works and I will show you my faith by my works.' You believe that there's one God? You do well. Even the demons believe and tremble." Yan. "But do you want to know, O foolish man, that faith without works is dead?" No. Hindi po yung work before your faith. Ito po ay faith na nagre-result sa work.
Yan. Hindi po natin pwedeng paghiwalayin yan kasi ang totoo pong faithful ay nagre-resulta sa work. What do I mean? If you are really faithful to God, the work will come out. Nakuha niyo po yun? Wala pong totoong faithful sa Lord than doing nothing. Yan po ang dead faith na tinatawag. All true believers and true Christians and true disciples of the Lord will automatically show work and will work. Ganun po yun. No? Even sa ating secular life, pag ikaw po ay naniniwala sa isang bagay, eh gagawa ka po ng paraan para ito gawin mo. You know? Pero pag wala ka pong ginawa sa isang pinaniniwalaan mo, the real thing is that hindi ka naniniwala doon. Kasi hindi mo ginagawa yung sinasabi noon. Ganun po yun. You know? So, the work is the result of a faith. Kaya nga po yung totoong faith is a belief in action. Yan. Kaya po imposible ang isang totoong mananampalataya na walang gagawin. Gagawa po at gagawa ito kahit ano pa. Gagawa at gagawa. Maniwala po kayo. Kaya po yung mga mananampalataya na Zimbabwe. Biro lang po yun, pero yun po ang katotohanan. Yung Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe. Kaya po ang tawag nila Zimbabwe. You know? Eh, medyo alanganin po yan ng mga Kristiyano. Believe me, pag kayo po ay kinasigan ng Panginoon, lalo ng Espiritu ng Lord, sasabihan niya po kayo kung anong magagawa niyo sa kingdom ng Panginoon. Even small things. You know, even pagbubuhat ng mesa, pagbubuhat ng silya, pag-aayos nito, pag-aayos niyan, pagluto doon, pagluto, paglilinis niyan, yan po ay mga works sa kingdom ng Lord. And it will be our treasure na ating ginagawa po sa Panginoon. Amen. Now, Matthew 13:12. He said, "For whoever has, to him more will be given." Ayan. "And he will be have abundance, but whoever does not have, even what he has will be taken away from him." Naku, alam niyo po bang napakabigat na salita yan ng Lord? Ano po ba yung has? Ano po ba yung meron ka as a Christian? Kung maalala niyo yung parable ng sower ng dear sister Sorina, it is a seed that was sown. Maniwala po kayo, lahat po ng Kristiyano e binigyan ng seed ng Panginoon na itinanim sa puso ng bawat Kristiyano. Kaya yan naging Kristiyano eh. Kasi, one way or another, naniwala po sila. Believe me, lahat po ng Kristiyano eh nagkaroon po ng seed sa puso kaya sila naging Kristiyano. Naniwala sila in any shape or form sa Panginoong Jesucristo. At ito po yung meron ka na sinasabi. To him, more will be given. Ngayon ang tanong ko, anong ginawa natin o gagawin natin o ginagawa natin sa seed na yan? Yan. Kasi po kung naalala nyo yung parable of the sower, may apat na klase pong Kristiyano. No? Isa pong nag-reject, isa pong mababaw, isa pong marupok, pero isang matatag. Amen. Yan. Yan po yung kategory ng mga Kristiyanong nabigyan ng punla ng Panginoon. Ngayon, ang tanong, sabi niya po, "For whoever has, to him more will be given." Yung has po, mahalaga po ito. Paano po mananatili sa inyo? Kasi po, pag halimbawa, binigay sa inyo yung punla, eh kung tinapon nyo, do you still have it? Wala na. Eh paano po pag binigay sa inyo? Shallow, pinamigay nyo naman. Do you still have it? No. Eh paano po kung marupok kayo dahil na-persecute lang kayo? Wala na. Tinapon nyo na.
wala na sa inyo. You know? Yes, you can accept it. First, very excitedly, joyfully, pero in any way, pababayaan nyo ito. Kung kayo'y mababaw, kung kayo'y marupok, mawawala sa inyo po. Yung has na yan, mawawala. And He will have an abundance kung kayo po ay matatag. Gagamitin nyo ito. Basically, ang sinasabi po ng Panginoon, the seed that was sown in you have to plant it, make it grow. Paano mag-grow? Itanim mo. Huwag mong itago, huwag mong ipamigay. Gamitin mo, itanim mo. Yan. Yan po ang paraan para ito lumago. Maniwala po kayo, pag ginawa nyo po yun, more will be given to you. Yan po ang ibig sabihin niya. Pero, pag nireject mo, even yung alam mo na meron ka, mawawala rin sa'yo. Mawawala rin po yan. You know? Ganyan po kasimple yung sinasabi ng Biblia. You know? The word simply means, by keeping what was given to you at first is to have it more abundantly. Whatever you keep is what you have. Pero kung pinamigay mo, wala ito sa'yo. Kung pinabayaan mo, wala rin ito sa'yo. No? The one who keeps it is the one who used it and planted it. Amen. It stays with you and you will have it. Amen. More will be given. Keeping the Word of God. This is true and applied to our acceptance and faith in the Word of God, mga kapatid. It is all about the seed. The seed is all about the Word. The Word of God, yung binabasa ng ating Kuya Manny. You know? The seed of God is the Word of God itself. That we first received, ang tanong, did you keep it? Or are you using it? Yan. O nung marinig mo, lumabas dito? Ganun ba ang nangyari? And what happened? No. Isn't it that more were be given, in fact, more are being given continuously in abundance? That is the very reason why we have the Bible study. For us to be in, you know, keeping our learning about the Lord, that we may be able to be strong, to use it in our daily lives, mga kapatid. Kasi ito po ang ating guidance sa ating pamumuhay habang nandito tayo sa lupa. Naalala nyo, in our Bible study, we studied about the rapture. Rapture, which is the very event that each and every Christian should be hoping for. You know, hindi una po, o totoo po yun, langit ang ating ultimate hope. Pero bago po mangyari yun, mauna po ang rapture. You know? Na kung saan, kukunin po tayo ng Panginoon bago niya gunawin ang mundo. Sa mga matitira dito, kawawa po naman sila. Pero I hope the whole TGR family will be among those who will be taken by the Lord before the Great Tribulation. Amen? Kung may tanong po kayo about yung rapture na tinatawag, don't hesitate to ask every one of us, especially the leaders, o kasama nyo, dahil lahat po ng nasa Bible study, narinig about the rapture, and kung meron pa po kayong mga tanong, itanong nyo, huwag kayong mahiya po. Sasagutin po natin yan according sa salita ng Lord. At napakabuti po na dapat po nating malaman yan. Kasi darating po ang rapture. Anytime, any moment. You know, salamat kung buhay pa tayo lahat. Paano kung namatay kang hindi mo pala alam may rapture? Kasi pag hindi niyo po alam ang rapture, maniwala po kayo. Opo, hindi po kayo makakapunta ng langit. Kasi hindi niyo alam ang rapture eh. Wala pong Kristiyano na hindi alam ang rapture na makakapunta ng langit. Bakit po? Kasi ang ira-rapture po ng Lord, alam niya na magra-rapture na. Sasabihin po ng Lord yan sa mga totoo niyang disipulo na kukunin na sila. Ang hindi po makakaalam niyan, yung mga taong kasama nila na hindi makakasama sa rapture. Sabi nga po ng Bible, in a twinkling of an eye,
Pagkurap mo lang, wala na yung katabi mo. Magtataka ka sa napunta, kinuha na ng Panginoon. Hindi mo maintindihan yon kasi hindi mo alam ang rapture na tinatawag. So lahat po ng Kristiyano dapat alam po ang rapture na tinatawag. No? Most people's hearts are dull and close, as what Matthew 13:14-15 says. Ito pa po ang dahilan kung bakit sa chosen few lang po ipinapaliwanag ng Diyos ang katotohanan ng parable. Ang meaning, therefore I speak to them in parables because seeing, they do not see. Hearing, they do not hear. Nor do they understand. And in them, the prophecy of Isaiah is fulfilled which says, hearing you will hear and he shall not understand, and seeing you will see and not perceive. Kasi po, yung mga tao noon nakasama ng 12 disipulo, eh mga disfocus po. Hindi sa Panginoon ang talagang tunay nilang intensyon. Hindi po para matuto o malaman ng katotohanan, kundi para makakain lang. Kaya po, 12 ang nakita ng Lord na karapat dapat pong pagsabihan niya ng katotohanan. Ayan na po. Sinabi po ng Lord, tingnan niyo ha, seeing, but they do not see. Nasa harap na nila ang katotohanan, pero hindi nila nakikita. Hearing, but they do not hear. Sabi po ng sabi ang Panginoon ng kaaralan, pero hindi po nila ito naririnig o nauunawaan. Yan po ang sinabi. And even Isaiah, sa Isaiah ano po yan? 6:10. Nandiyan po yung prophecy na yan, you know? And sinasabi po na sila yung mga taong ito na prophesy ni Isaiah na makakasama ng Panginoon. In Matthew 13:15-16, let's say, as it continues, yung karugtong po niyan. For the hearts of these people have grown dull. Their ears are hard of hearing, their eyes are head closed, lest they should see and with their eyes and hear with their ears, lest they should understand with their hearts and turn, so that I should heal them. But blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. Talking about the disciples, yung 12. Sila lang po, among those thousands na nakikinig sa Diyos, ang may bukas na tenga at bukas na mata. Kaya po yun ang dahilan kung bakit sa chosen few lang po ipiniliwanag ng Panginoon ang meaning ng parabola. God knows the heart. Tulad din po sa atin. Kung meron po rito na nagbabasa kayo ng Biblia, hindi niyo maunawaan, believe me when I say, disfocus po yan. Disfocus po yan. Focus yourself sa katotohanan. Maaring meron kang iniisip na iba habang nagbabasa ka. Maaring yung heart mo wala sa binabasa mo. Redirect it, mga kapatid. Dahil imposible na ang Holy Spirit ay nasa sayo at hindi mo mauunawaan ang salita ng Diyos. Imposible po yan. Take my word for it. Ibibigay sa inyo ng Diyos ang katotohanan sa kanyang banal na Espiritu at hindi maaring hindi mo ito maunawaan. Hindi po tayo lilituhin, lilinlangin, at hindi po tayo iko-confuse ng Panginoon. Pag meron po siyang sinabi sa atin as disciples, ibibigay niya po ang kahulugan, ang tamang kahulugan nito sa atin. Pag hindi po natin ito naunawaan, something is wrong. Redirect your focus. Kung kailangan nyo ng tulong, then probably the Lord is saying, ask somebody that can help you with. Ganun po. Hindi po tayo pahirapan ng Lord sa ibig sabihin ng kanyang salita. Amen? Amen. Hallelujah. Okay, ngayon, 2 Timothy 3:1-4, it says, alam niyo po sa generation natin ngayon, kaya ang daming hindi nakakaunawa sa Biblia. Kasi sabi nga ng Bible, but know this, that in the last days, perilous times will come, for men will be lovers of themselves. Ayan po yung mga deviations. Kaya po hindi makaunawa sa Bible, kasi
selfish na, lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. Yan. Yan po ang mga dahilan kung bakit po disfocus ang tao ngayon. Especially ngayon. Tingnan niyo, yung sinasabi ko nga sa inyo, yung mga entertainment. Kaya I really urge you, mga kapatid, hindi masamang maglaro, but be in control of it. You know, be in control of it. Kailangan kayo ang magdidikta, hindi kayo ang didiktahan ng mga entertainment na ito. When you say stop, stop. When you say no, no. You know? Hindi yung hindi mo magagawa na yung dapat mong gawin at mapapabayaan mo na dahil kontrolado ka ng mga bagay na ito. Amen? Are you with me? Okay. Now, 2 Timothy 3:7 says, always learning and never able to come to knowledge of truth. Ayan po. Isa pa yan. Marami, especially ang science po ngayon. They keep on, you know, trying to discover. Patuloy po silang learning. Akala po nila, malalaman nila ang lahat-lahat. Nagkakamali po tayong lahat. You know? Siguro, sa katotohanan ng mundo, wala pa sa kalahati ang alam ng tao. At hindi po natin malalaman ng lahat. Dahil nasa isang part lang po tayo ng universe, nasa earth lang po tayo. Do you have any idea how vast and big the universe is? And we are just in one small portion like a dot in it, sa earth. Then how can we know all those things beyond it? Never. Unless we will go on that part of it wherein God is there. Tandaan niyo po yan. Pag napunta po tayo sa langit, then, that's the only time that we will know everything. Kasi nandun ang Diyos. At sasabihin niya lahat sa atin. Naniwala po kayo. Pero hanggang nasa, din dito tayo sa earth na to, hindi po natin malalaman ang katotohanan, ang lahat-lahat. Dahil po, wala tayong power na katulad ng Diyos. Amen? We are a limited, finite people having an infinite God who wants us to be with Him para ma-share niya sa atin yung infinity niya. Are you with me? Yun po ang gustong i-share ng Lord sa atin, yung infinity niya, yung vastness niya. More truth you keep, more truth you will be given. The more faith you have in God's word, the more gift of faith you will be given. Sabi niya. Matthew 13:44-46. Let's go to the parables. This is the most one of the most important parables dapat nating maintindihan. Again, the kingdom of heaven is like a treasure hidden in the field, which a man found and hid. And for joy over it, he goes and sells all that he has and buys that field. Another one, again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking beautiful pearls, who when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Two distinct parables, mga kapatid, pero with the same common message of importance and value. And what is that? The joy of finding the most precious and most important treasure in your life. Tanong ko, ano ba ang most important treasure na sa buhay niyo? You know? Napakahalagang tanong ito. As Christians we are, we have to know what should be our most important treasure. Ito po yung lagi natin gustong i-direct as Christians. Yung mind setting po natin
na ang dapat na pinakamahalagang treasure ng isang Kristiyano ay ang Panginoong Hesukristo. Maniwala po kayo, kung ang pinakamahalagang treasure nyo ngayon, hindi ang Lord, medyo nasa ibang landas po ang ating pagiging Kristiyano. Believe me po. Kasi po, isa lang po ang sinasabi ng Biblia. No? There are two kinds of people in the world, mga kapatid. One who seeks for the treasure and one who doesn't seek. You know? Nasaan ka ba? Ano ka ba? Ikaw ba yung naghahanap ng treasure? O ikaw yung hindi naghahanap? Huh? Maybe magtatanong kayo, eh, paano yun kung hindi ako naghahanap? Oh, nothing to worry. Kasi ito ang sasabihin ko sa inyo. Although naghahanap ang isa, ikaw hindi ka naghahanap, pareho kayong makaka-encounter ng treasure. Tulad po nito. Tingnan nyo po. Mari hindi nyo napansin yung kaibahan ng dalawa. Tingnan nyo. Again, the kingdom of heaven is like the treasure hidden in the field, which a man found and hid. For the joy over it, he goes and sells all that he has and buys that field. Yung una po, accidental hunter po ito. Naguhukay lang siya, hindi siya naghahanap ng treasure, nakita niya. Hindi po siya treasure hunter, ha? Naguhukay lang siya, maaaring nagtatanim lang siya. Boom! Matigas. Wow, treasure pala. Yan po yan. Isang hindi naghahanap, pero natagpuan niya ang treasure. Ngayon yung pangalawa. Again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking. Ayan. Beautiful pearls, who when he had found one pearl, great price, went and sold that he had and bought it. Isang intentional hunter. Nagsisik talaga siya ng pinakamatinding perlas. At natagpuan niya. Kaya ang ginawa niya, ibinenta niya lahat ng kanyang ari-arian para bilhin yung pearl of great price. Yung isa naman, aksidente, nakita niya. Anong ginawa niya? Itinago niya ulit. Pero, ibinenta niya lahat ng kanyang ari-arian para bilhin yung alin? Field. Yung field na kung saan nandun yung treasure. Nagnanakaw ba siya? Tanong ko. Magnanakaw ba siya? No. Hindi. Bakit? Sige, bakit? Eh, hindi kanya yun eh. Magnanakaw ba siya? No. O, bakit nga? Discovering you. Oh, okay. Na-discover niya. Tama. Tama yun, no? Totoo po yan. Ganito. Paliwanag natin. Paliwanag mas maganda eh. Kasi po, hindi alam nung may-ari ng field na may treasure doon. Yan. Otherwise, tingnan mo, kung alam mo may treasure doon, ibebenta mo ba yung field? Hindi, ayan, okay? Maliwanag po yan, ha? Maliwanag po. Kasi, maaaring hindi nyo nakikita yung senaryo, ganun po yun. Kasi, sabi, ibinenta niya lahat ng kanyang ari-arian para bilhin yung field na ibinenta rin sa kanya. Kaya nakuha niya yung treasure. So, ibig sabihin, maliwanag po na yung may-ari ng field, hindi alam na may treasure doon. Yan. Maliwanag po yan. So, he did it righteously, legally, para ma-acquire yung field na nandun yung hidden treasure. Yan. Pero take note, there's common one thing sa dalawang ito. Although yung isa intentional hunter, yung isa accidental. Ang common denominator po nila, they have discovered the treasure and the pearl of great price. And what they did, they sold all their properties. Ibinenta nila lahat kapalit nung na-discover nila. Hallelujah. Kayo po, handa ba kayong ibenta lahat? Kapalit nang na-discover nyo na ba? Lahat po ng Kristiyano dapat na-discover na. Na-discover nyo na ba ang great price? Pearl
ang hidden treasure. Wow! Kasi pag hindi nyo pa nadi-discover, eh, intentional nyo nang hanapin. Kasi baka hindi nyo accidental na makita. No? Maniwala po kayo, ito po ang isa sa pinakamahalagang katuruan ng Panginoon. Ang Panginoon po ang greatest treasure ng isang Kristiyano. Amen. Ang tanong, handa ka pa? Handa ka bang ibenta ang lahat-lahat ng meron ka? Kapalit ng Panginoong Jesucristo. Amen. Isa lang pong titiyakin ko sa inyo. Pag hindi ka po handa, hindi ka po makakarating ng langit. Mabigat na salitan, di ba? Pero yun po ang katotohanan. Yan po ang katotohanan. God is saying to you and to me, He is the greatest and most valuable treasure one could ever find and keep. Amen. That He is the pearl of great price and no other. Matthew 19:21, tingnan niyo po ito. He said, if you want to be perfect, go and sell what you have, give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come and follow me. Amen. Alam niyo po bang ito ay utos ng Panginoon sa mga mayayaman? Tayo pong mga hindi naman mayaman eh, hindi po utos sa atin to ng Lord. Ito po sa mayayaman to, no? Kasi kung titingnan niyo yung pinanggalingan niyan, yan yung tinanong niya, Teacher, what should I do to gain eternal life? Ang sabi ng Lord sa kanya, gawin mo yung utos ng Diyos. 10 Commandments. Commandments number 5 to 10. Sabi niya, Lord, nagawa ko lahat yan. Ha? Ano po ang kulang ko? Sabi ng tao, ng mayaman. Sabi ng Lord, ito ang inutos sa kanya. Gusto mo maging perpekto? Ibenta mo lahat ng ari-arian mo. Pamigay mo sa mahirap sa kakasumunod sa akin. Ano nangyari? Alam niyo po ano nangyari? Nalungkot po siya. Tumalikod, iniwan ng Lord. Maraming bahay. Kasi ang dami niya pong bahay. Ang dami niya pong ari-arian. Ang dami niya pong baka. Ang dami niya pong kalabaw. Hindi niya po maiwan. Kakalungkot po, ano? Hindi niya po may pagpalit yung mga baka at bahay niya sa Diyos. Alam niyo, nakakatuwa pero tayo po, hindi ito utos ng Lord sa atin, ibenta. Wala naman tayong ibenta eh. Ang tanong, yung konti niyo bang meron kayo? Kaya niyong ipagpalit sa Panginoon? Kasi po, kung yung konting meron kayo, hindi niyo kaya, what more kung marami pa? Nakuha niyo po yung point ko? If the little things you have, you cannot exchange it for God, what more kung marami na ito? Amen. Alam niyo po kaya contentment ang tinuturo ng Lord sa atin? Kasi gusto niyang makontento tayo ngayon lang sa buhay na ito. Kasi po pag nakarating tayo ng langit, maniwala po kayo. You will never and cannot imagine kung gaano kayaman kayo sa langit. Wala na po kayong hahanga din sa langit pa. You know? Sabi po ng John 14:6, as we nearly closed, Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father except through me. You know, pag hindi po kayo handang ipagpalit ang kahit anong meron kayo, konti man o marami man, sa Panginoon, hindi po kayo makakarating kung nasaan yung sinasabi niya. You know? Balibaliktarin niyo pa mong mundo, hindi po mangyayari yung gusto natin. Kahit po mag-hire tayo ng 747 pa o Air France na, hindi po makakarating ng langit yan. Kalagitnaan pa lang po matutunaw na yan. Yung yaman po natin, hindi po natin magagawa kahit anong passport pa ang paggawa nyo. Hindi tayo makakarating ng langit kung hindi natin kasama ang Lord as passport. Sabi po ito,
Nasaan po ba ang puso natin? Ito po, issue ng heart po ito talaga, sa totoo lang. This is the issue of the heart. Kasi po ang Panginoon, God knows the heart. Sabi po ng Matthew 6:21, ito po, "For where your treasure is, there your heart will be." Sabi rin po ng Luke 13:4, parehong-pareho po. "For where your treasure is, 12:34, there your heart will be." Again, ang tanong, sino po ba ang treasure nyo? Kasi kung anak nyo ang treasure nyo, then yung puso nyo nandun. Kung yung asawa nyo ang treasure nyo, then yung puso nyo ang nandun. Trabaho mo yung treasure mo, nandun ang puso mo. You know? Nasa kalabaw mo yung treasure mo, nasa kalabaw mo yung puso mo. Nasa bahay mo yung treasure mo, then yung puso mo nasa bahay mo lang. Ganun po kasimple ang sinasabi ng Lord. Nasaan ba yung treasure mo? Yeah? Have you given all your heart completely to the Lord? No wonder, mga kapatid, as we close, what is the greatest commandment? Matthew 22:36-38 as we close. Matthew 22:36-38. Tingnan niyo po. Ah. No wonder, greatest commandment of all. Tingnan niyo po. "Teacher, which is the greatest commandment in the law?" Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. For this is the first and great commandment." Hallelujah. You know, the word of the Lord is so rich and hindi po nagkukulang. You know? Sabi ng Lord, ibigay mo sa akin ang puso mo at akong bahala sa pusong yan. Hallelujah. Ako na rin ang maglalagay ng pagmamahal na i-apply mo sa kapwa mo. Hallelujah. Na i-apply mo sa anak mo, na i-apply mo sa asawa mo, na i-apply mo sa kalabaw mo at sa bahay mo. Kahit sa trabaho mo, ibigay mo lang sa akin ang puso mo. Hallelujah. God is more than enough to give all us all the love that we need to fulfill all love commandments. All we have to do is love the Lord with all our hearts, our soul and mind. God bless you all. Let's pray. Oh, hallelujah. Hallelujah. Panginoon, dakila ka. Hallelujah. Lord, nangway ang salita mo, God, ay magsilbing tunay na aral sa amin, Panginoon. Huwag mo pong pabayaan, Lord, na hindi kami makarating, O God, kung nasaan ka. Lord, it's our burden, O God, na sana po lahat kami makarating kung nasaan ka, Lord. Sana yung banal mong Espiritu, Lord, ang magtulak sa amin upang gawin namin ang karapat-dapat, Lord. Lord, Ikaw ang pinakamahalaga. Hallelujah. Sa buhay na ito. Yes. Dahil kung wala ka, wala kami. Hallelujah. Kung wala ka, baliwala ang lahat. Amen. Naniniwala kami, O God, sa salita mo. Hallelujah. Lord, sa mga luhang pumapatak, O God. Hayaan niyo pong sa panalangin namin ito, O God, ay makita mo ang puso namin, O God. Amen. Na tunay na nagsusumamo sa iyo, O God. Yes. Napunuin mo kami, O God, ng banal mong Espiritu. Hallelujah. Upang hindi kami maligaw. Amen. Magawa namin ang lahat ng aming dapat gawin, O Lord. Hallelujah. Upang makita ang tunay na kahalagahan mo sa buhay. Amen. Na ito. Ang tunay na halaga mo sa buhay na ito at sa pagiging Kristiyano namin, O Lord, hindi masayang. Yes. Na matanggap namin ang gantimpala hanggang sa huli, Lord. Hallelujah. Huwag masayang ang bawat oras at panahon namin na iginugugol upang dakilain ka, Lord. Hallelujah.
Even sa aming mga mahal sa buhay, O God, tulungan mo po kami, Lord, na may pakita sa kanila, O Lord, ang tunay at walang hanggang pagmamahal sa iyo. Sa kabataan ng kanilang pag-iisip, O Lord, hayaan mo pong ngayon pa lang maunawaan na nila na ikaw ang tanging kailangan sa buhay na ito upang marating namin, O Lord, ang tunay na kalwalhatian at kasaganahan, ang buhay na walang hanggan. Lord, tinataas ko po ang pamilya, the whole of TGIF family, Father, in the name of Jesus. Na kung meron man, Lord, sa ngayon, Lord, na may pag-aalinlangan pa sa puso, Lord, in the name of Jesus, I lift them up to you. That they may find you, Father. Yes. That they may find the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Na siya ang kailangan ng buhay na ito. Hallelujah. Upang magpatuloy. Amen. Na siya ang tunay na daan, siya ang katotohanan, Amen. At siya ang buhay na walang hanggan, Lord. Hallelujah. Huwag mo po kami pababayaan lahat, Father. At pagbuklod-bukludin mo po kami, Amen. Sa mga banal mong salita. Yes. At huwag mong hayaan, O Lord, na ang kaaway ay makasingit sa amin, Father. Hallelujah. At in the name of Jesus, I declare the bond, O God, Amen. That only the Lord Jesus Christ with the Holy Spirit is giving by the Father, O Lord. Na ang TGIF family, O Lord, ay mananatiling malakas at matatag sa Panginoon, Amen. Sa ngalan ni Jesus. God bless you. Amen.